Magandang araw. Ako si Binibining Matuginas, and if you're new to this channel, please don't forget to like and subscribe para updated ka sa lesson videos ko. Ngayon ay pag-aaralan natin ang variety at antas ng wika. Ang wika ay nahati sa iba't ibang antas na ginagamit ng tao batay sa kanyang pagkatao, sa lipun ng kanyang ginagaliwan, lugar na tinitirahan, panahon, katayuan o okasyong dinadaluhan. May limang antas ng wika. Merong formal na pambansa, formal na pampanitikan, informal na lalawiganin, informal na balbal, at informal na kolokyal. Formal lang antas ng wika kapag gumagamit ng mga salitang standard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit sa nakalarami lalo na sa mga nakapag-aral ng wika. Wikang pambansa ang madalas gamitin sapagkat nauunawaan ito ng halos lahat ng tao sa buong bansa. Ito ay isang wika na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkakakilanla ng isang lahi o ng bansa. So, ang pambansang wika ang ginagamit sa mga aklat, babasahin, mga articles na pinamimigay sa madla, at ito rin yung wikang ginagamit sa paaralan at sa pamahalaan. So, matatandaan na may mga pulisiya na nagsasaad na isa sa mga wikang dapat gamitin sa paaralan dito sa Pilipinas ay Filipino. At ang salitang ina at guro ay maituturing na wikang pambansa. Ang pampanitikan naman ang antas na may pinakamayamang uri at madalas ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan at karaniwang ginagamit ito sa mga literatura. Ang ilaw ng tahanan na ang ibig sabihin ay ina at ikalawang magulang para sa guro ay ilang halimbawa lamang ng wikang pampanitikan. Informal naman ang antas ng mga salita na karaniwang ginagamit, palasak at pang-araw-araw na naririnig. Tuwing nakikipag-usap sa mga kaibigan o mga kakilala. So, imbis na ina at guro, mas karaniwang ginagamit ang mga salitang nanay at teacher. Lalawiganin naman ang wika ng mga salitang katutubo sa lalawigan. Pansinin ang table at mapapansin na may iba't ibang salita ang bawat rehiyon sa Pilipinas. Halimbawa na lang ang paa sa Tagalog, saka sa Ilocano, tiil sa Cebuano at bitis sa Bicolano. Balbal naman ang pinakamababang antas na binubuo ng mga salitang kanto na sumusulpot sa kapaligiran o ginagamit sa lansangan. Karaniwan na maririnig ang mga salitang parak, chibog at chekot. Pati na rin ang mamshi at titsiraka sa usapan sa mga lansangan. Kolokyal naman ang wikang sinasalita ng pangkaraniwang tao ngunit bahagyang tinatanggap ng lipunan. Ang kolokyal na salita ay kadalasang bunga ng pagpapaikli ng mga salita upang mapabilis ang daloy ng komunikasyon. Ilan na sa mga halimbawa ang tena para sa tarana at kamo para sa wika mo at kako para sa wika ko. Bago tayo magtapos, sagutin sa anong sitwasyon o sa anong mga sitwasyon angkop gamitin ang iba't ibang antas ng wika. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na aralin, nawa ay may natutunan kayo. Paalam!